magsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog nga sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na kuniyat inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog nga sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lumubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bago po ang lahat, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Makailang ulit sinasabi ni Jesus Nazareno na siya'y dumating upang tayo ay palayain. Kaya nga sabi nga niya, ang katotohanan ko ang magpapalaya sa inyo. At alingaungaw ni San Pablo sa unang pagbasa na sinabi din ni Jesus Nazareno, hindi ko na kayo tinuturing na alipin kung hindi mga kaibigan ko. Hindi na kayo alipin, kayo'y mga kaibigan ko. Ito'y sapagkat sa matagal na panahon, ang mga Hudyo nung panahon na iyon ay halos mapaalipin sa batas. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, tagpo ang araw ng Sabat o Sabado katulad ngayon. Alam niyo po sa mga Hudyo, ang Sabado ang kanilang linggo. At sa araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. At lalo na sa mga Hudyo, hindi lang noon, magpahanggang ngayon, meron pa rin ilang Hudyo, napakahigpit sa paggawa.
na magbuhat ka man lang ay bawal, na maglinis ka, magwalis ka, bawal, sapagkat para sa kanila, hindi ka dapat gumagawa sa araw na iyon. Natatandaan ko po, meron po sa Israel hanggang ngayon na tinatawag nilang Shabbat Elevator. Yung pong elevator na iyon, bawat floor bumubukas. Imagine nyo kung kayo pupunta sa 20th floor, isa-isa bubukas yung pintuan. Kasi nga, para hindi nyo na kailangan pumindot. Kasi nga, ultimong pagpindot, bawal. Dahil paggawa daw yun, meron ka ng effort. Dapat talaga wala kang ginagawa. Sinasabi ko to para mas maintindihan ninyo kasi aminin natin sa atin, tayo mga Katoliko, sa katunayan nga dapat ang Linggo, araw pa rin ang pamamahinga, alam natin, siguro na rin sa hirap ng buhay, kailangang kumayod ang marami kahit Linggo. Kaya nga, kahit dito sa ating simbahan sa Quiapo, sinisikap natin, no? May mga pero pag-araw ng Biyernes at Linggo, sinisikap natin wala muna. Kasi yun ang diwa. Pero mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang gusto ng Panginoon, hindi tayo paalipin. Ano raw ibig sabihin pag ika'y naging alipin, lalo na ng batas? At huwag lang tayo titingin sa mga Hudyo. Pwede rin daw pong mangyari sa atin yon ngayon. Ikaw daw ay alipin ng batas kapag sumusunod ka lang basta sa batas. Bawal yun. Kaya siguro ang ating mga kabataan parang nagiging allergic na maging sa simbahan kasi parang ang lagi na lang nilang naririnig sa ating lahat, bawal. Bawal yung suot mo. Bawal yung itsura mo. Bawal yung may hikaw dito sa ilong. Bawal yung may tattoo dito. Hindi ba sa bahay man, sa simbahan man, o saan mang samahan, kapag narinig natin agad yung bawal, parang nag-aalsa kagad tayo. Dahil nga siguro, ang tingin natin, naaalipin tayo. Kaya naman ang sigaw ng mga makabago, huwag kang paalipin. Gawin mo yung gusto mo. Maging totoo ka sa sarili mo. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Kung gusto mong sumayaw, sumayaw ka. Kung gusto mong suntukin yan, suntukin mo. Kung gusto mong katatawanan, gawing katatawanan ng ibang bagay, kahit mga sagradong bagay, gawin mo, malaya kang gawin. Kung gusto mong kantahin ng anong gusto mo, kahit sagrado ang kanta, gawin mo. Maging makatotohanan ka, huwag kang paalipin. Yun ang sigaw ng mundo na tukso ng Diablo. Pero hindi natin masisisi ang ibang tao kasi nga ang akala nila naaalipin tayo. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, hindi ako nagpunta rito para gawin kayong alipin kundi mga kaibigan ko. Nagpunta ako dito para palayain kayo. Kaya ang pagsunod natin sa batas, hindi lang dahil basta dapat sumunod. Kaya yung mga alagad, nung nagugutom, pumulot ng mga trigo. Binuksan, kinain, nagalit yung mga Pariseo. Lumalabag sila sa batas. Bawal yan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi nasisihan lamang si Jesus sa Sareno sa mga sumusunod sa batas. Sa mga umiiwas sa bawal, sapagkat ang mas nais niya bilang mga kaibigan, bilang mga malayang kapatid, hindi lang tayo sumusunod, kung hindi mas nauunawaan natin
bakit tayo sumusunod? Kaya nga, hindi uba ang mga bata, pag sinabing, magsimba tayo, bawal hindi magsimba tuwing Linggo. Bakit? Basta magsimba ka. Kung hindi, di kita bibigyan ng baon. Kaya ang tingin ng bata sa pagsimba, requirement para mabigyan ng baon. Huwag mong gagawin ito. Bakit? Basta. Hindi po ganun dapat ang ginagawa natin. Kasi pag lumalaki po ang tao na ganun ang kinalakihan, nagiging masunurin nga sila, pero alipin ng batas. Alipin sa pagsunod. Uulitin ko, hindi gusto ni Jesus sa sareno maging alipin tayo. Hindi tayo sumusunod sa Kanya, basta. Kung hindi, upang lalong mapalalim ang pag-ibig, ang pakikiisa sa Kanya. Kaya nga, hindi nagpapahinga, hindi gumagawa tuwing araw ng Sabat para magkaroon ng mas maraming panahon sa Diyos at sa kapwa. Napansin niyo yung mga Pariseo, sumusunod nga sila, hindi sila gumagawa. Pero yung nalalabing oras na para sana lalo silang lumalim sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, nagkaroon ba ng pag-ibig? Hindi. Sa katunayan, sa halip na pag-ibig, nagkaroon pa sila ng pagkamuhi sa kapwa. Nakalimutan nila yung dahilan. Bakit tayo nagsisimba tuwing Linggo? Hindi dahil obligasyon o requirement. Pwede kayong nasa loob ng simbahan, nagsisimba, pero parang wala rin namang nangyayari sa atin. Hindi rin tayo lumalago sa pag-ibig sa Kanya. Hindi rin talaga tayo sumunod. Kasi ang tunay na mas malalim na pagsunod, sumusunod tayo, nagsisimba tayo, para lalo tayong maging mapagmahal, para lalo tayong maging banal, para lalo tayong maging mabuti. Namamanata tayo, o naghahanda tayo, magpo-prosesyon kaya? Bakit tayo? Dapat magprosesyon. Dapat kumapit sa lubid. Dapat magpasan. Dapat magsalya. Pero bakit natin ginagawa yun? Para lumago. Hindi lang sa debosyon. Para lumago sa pagtulad kay Jesus Nazareno. Natulad ka ba kay Jesus Nazareno nung prosesyon? Eh kung sasabihin mong, hindi nga, Father, napaaway pa ako nung prosesyon. Hindi nga, yung pagpunta ko sa simbahan sa Quiapo, napaaway pa ako. Hindi rin naging mabunga yung ating pagsunod. Dahil uulitin ko, hindi hangad ni Jesus Nazareno maging alipin tayo. Hindi basta sumunod lamang sa Kanya. Ang nais niya, maging mga kaibigan tayo. At sino ba ang tunay na kaibigan? Pag sumusunod ka ba sa kaibigan mo, napipilitan ka? Hindi. Kaya ka sumusunod sa Kanya kasi gusto mong lalong lumago, lalong mapalapit, lalong mapamahal, lalong makiisa sa Kanya. Kaya tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Una, sumusunod ba tayo? Sumusunod ba tayo sa habili ni Jesus Nazareno? Sa mga utos ni Jesus Nazareno? Magmahal, magpatawad, tumulong, pumanig sa katotohanan, maging makatarungan, maging mapayapa, maging daan sa pakikipagkasundo, sumusunod ba tayo? Pero ang mas mahalagang tanong, nauunawaan ba natin bakit tayo sumusunod? Baka kaya ang bigat-bigat ng loob nating sumunod kasi para pa rin tayong alipin.
nakakatulong. Di ba ang katulong minsan mabigat ang loob, kaya parang hinihila yung paa pag sumusunod. Kasi walang pagmamahal. Walang paglago sa kabanalan. Walang tunay na pagkalapit sa Kanya. Kaya tayong lahat na naririto ngayon, alam ko iba sa inyo, galing pa sa mga malayong lugar, marami sa atin iba't ibang kadahilanan bakit tayo naririto. Pero natitiyak ko, kaya lahat tayo narito, gusto nating sabihin kay Jesus sa Sareno, gusto naming sumunod sa iyo. Gusto naming mapalapit sa iyo. At sana nga po, sumusunod kami, hindi bilang mga alipin, kung hindi bilang mga kaibigan mo, sapagkat mahal ka namin, Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang Kanyang mga malayang anak kay Jesucristo, na Kanyang bugtong na anak. Ang ating tugon, sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sagipin nawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang physical at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Panginoon Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alam at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa, dugo ng iyong Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas
na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, idasal natin na tayo'y malayang makasunod ng may pagmamahal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito't iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, anak ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Pedro Claver, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi na tayo alipin, tayo'y mga anak ng Diyos. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging masawayin. Patawad po kung sumusunod kami sa inyo, pero mabigat ang loob namin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang magpapalaya sa atin, ang nagmamahal sa atin, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sacramento, banal na
kahanga-hanga. Papurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos. Dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilos sa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dakilang kaloob na aming tinatanggap, tanda ng pag-ibig ng Diyos at paglingap sa krus. Inialay sarili niyang buhay ngayon sa altar, siya pa rin ang aalay. O sakramentong banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyo pong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa mga paggawain at paglilinis natin ng simbahan, sa mga nagdadala po rito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno
ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi tayo mga alipin na basta sumusunod lamang sa Diyos. Tayo'y mga kaibigan ni Jesus Nazareno na malayang sumusunod ng may pagmamahal at kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.